Hello po again sa mga online Rakiteros and Rakiteras natin dyan. Kumusta po kayo at isang mapagpalang araw po muli no sa ating lahat. Lalong-lalo na po dun sa mga bago dyan at dun po sa mga interesado guys sa cryptocurrencies at mga pwedeng pagkakitaan through online. All you need to do guys no ay i-check po yung ating YouTube channel. Subscribe po kayo guys. Punta tayo sa ating playlist at marami tayong videos na ginawa dyan na pwede pong makatulong sa inyo. Also guys, don't forget na rin i-like yung ating Facebook page. Follow me on my Twitter account and join po kayo sa ating Telegram channel nang sa ganun ay araw-araw po kayo ma-update sa mga videos na ina-upload natin. Lalagay ko na lang ang link sa description section. And for this video guys, ay gusto kong i-share sa inyo kung paano po bumili ng Shiba Inu coin kahit worth $24 kasi yun po yung ginawa ko gamit po ang ating Bityard account. Kaya naman sa mga interesado ay tapusin nyo po ang video na to nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Alright? Now, as you can see guys, dito sa ating screen, nandito tayo sa ating Bityard account. And of course, hindi po tayo makakabili ng Shiba Inu coin dito kung wala tayong pera or wala tayong fam. Kaya naman, una natin gagawin ay ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano po mag-cash in. Dito kay Bityard, gamit po yung ating coins.ph. Okay? So, dito po sa inyong Bityard account, click nyo po itong assets guys. And then, makikita nyo dyan, meron pong deposit. Guys, pwede po kayo mag-cash in or mag-cash out dito kay Bityard kahit hindi pa po kayo verified. Doon po sa mga nagtatanong, no? Now, click nyo po guys, deposit. And then, dito po sa USDT, hanapin nyo po si XRP katulad nyan. Type nyo lang XRP. Kung coins.ph po ang gagamitin nyo pang cash in, no? Kasi sa XRP, mababa lang ang gas fee. Nasa, I think, 5 pesos lang ata yung maximum. And kung TRX naman yung gagamitin mo, kasi yan po yung mga mura po ang gas fee, pwede pong Binance Wallet. Okay, so yung mga pwede natin pagpilian. Now, syempre, ang gagawin natin ay XRP guys, no? Kasi yun po yung pinakamadali. Kasi kung wala ang Binance Wallet, Binance Wallet, sorry, kung may coins.ph ka naman, pwede po kayo makapag-cash in. So, XRP yung gagamitin natin, and then click lang natin yung XRP, and then ayan, ito po yung wallet address sa tag number na gagamitin natin. So, copy natin yan, tapos punta tayo sa ating coins.ph. So, click lang natin guys, crypto. Now, kung wala ka pa XRP dito sa iyong coins.ph, just click po itong, let's say, XRP, click mo yan. And then, click mo tong buy. And then, ayan, pwede ka makabili. For example, 100 pesos, ayan, 2 XRP. Guys, yung minimum na cash in sa Bityard is 500 pesos. Okay, pero yung minimum naman na cash out sa Bityard ay nasa 30 XRP. Parang nasa 1,500 pesos ata yung cash out. Pero yung cash in, pwede kang mag-cash in kahit 500 pesos. Okay, so sana maliwanag sa inyo. Now, kung meron ka ng XRP, for example, ayan, meron naman akong XRP. Ang gagawin natin ay click natin send. And then, piliin natin XRP. Click natin enter XRP wallet address. And then, dito natin paste yung XRP address saka tag number from our Bityard account. Ayan, yung tong dalawang ito. So, paste natin yan dyan, tapos dyan, tapos click natin send XRP, and then dito, lagay mo pangalan mo, apelido, tapos select mo ang, hanapin, wala si Bityard dito guys, hanapin nyo lang others, and then type nyo lang Bityard, okay, sa katulad dyan, Bityard lang type nyo, tapos pangalan of course, and then click natin of course itong next, and then, ayan, pwede na tayo mag-send. For example, 20 XRP po ang isi-send ko sa ating Bityard account, no? Kasi pwede naman mag-start nga kahit 500 to 700 pesos. Pero ang binili ko nga ay 1,500 pesos, no? Na Shiba Inu coin. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano po. So, 20, click mo lang next. And then, ayan, click mo to none, I understand. Tapos, click mo lang slide to pay. Click continue and then kunin mo yung, of course yung code na isend sa yung email. Ngayon kung naka-Google Authenticator ka, of course sa Google Authenticator mo kukunin. Paste mo rito and then click mo submit. Okay? Pag na-submit na yan, ayan, magsasend na po yan automatic. Guys, very madali po. I mean, sa, minuto lang. Naghintay lang ako ng at least 2 minutes. Pumasok na po agad sa aking Bityard account yung XRP na sinend ko from coins.ph. Ganun siya kabilis guys. And then ayan, nandito na siya sa aking XRP, yung 20 XRP na una kong sinem. Okay? And ayan, let's say nakapag-transfer na tayo ng fund dito sa ating Bityard account. The next po na gagawin natin ay pwede na po tayong bumili ng crypto or token na gusto po nating i-trade or i-hold guys. So una-unang gagawin po natin ay punta tayo dito kay Spot Trading. And then benta muna natin si XRP into USDT. Para depende sa inyo yan guys. Let's say gusto nyo siyang i-hold sa XRP, okay lang kahit hindi nyo na po siya galawin. Okay, so sana maliwanag sa inyo guys. But if gusto nyo ibenta, just click nyo po itong spot dito wallet sa baba guys.
And then ayan, so pwede na natin siyang ibenta rito. Now kung ang inyong spot wallet wala dyan, sorry, nabibisaya ako, wala dyan sa XRP, ang gawin nyo ay click nyo po itong arrow na yan. And then for example, type nyo po XRP, ayan, para lumabas siya. Then click nyo lang po siya. Okay? So now, paano ibenta? So nakalagay dyan, buy and sell. So ang gawin natin, click natin sell. And then click po natin itong limit, palitan natin ng market. So anong pinagkaiba ng limit tsaka market? Pag nakalimit ka guys, pag sinel mo siya, maghihintay ka na ma-hit yung price na nilagay mo. Pero kung naka-market ka, auto po siyang mag-sell. Okay? So gawin natin, click natin 100% kasi bibenta natin lahat yung ating XRP. So click natin sell XRP. And then ayan, successfully converted na siya. So ayan, seconds lang siya guys na mabibenta siya agad kapag naka-market po siya. So balik tayo dito sa ating assets guys. Ayan, katulad dyan. So, click lang natin ulit itong spot para ma-check if nabenta na siya sa USDT. So, ayan guys, no? Yung ating XRP ay naka-USDT na. Meron tayong $25.44 na pwedeng ibili. And right now guys, so pwede na tayong mag-trade or bumili guys. So, click natin itong home. So, maraming ways guys, no? Or mga tips kung paano bumili. Dito sa home guys, actually pareho lang din naman sa iba like Binance Wallet. May kita mo yung losers na yan. Pwede ka mag-check guys na mga pwedeng bilhin dito. Kasi dito sa losers guys, nakapost yung mga grabe po ang binaba. And since nagbabuy and trade tayo, I mean nagbabuy and sell tayo, of course, hahanapin natin yung bumaba po yung presyo. And kapag binili natin, let's hope and wait na tumaas ang presyo para tumubo tayo. And dito sa losers guys, so pwede kayong maghanap dyan kasi dito nga nakapost or nakalisa yung grabe po ang binagsak. Okay, and I think sometimes guys, so ito po yung best na nabilhin. Pero hindi po lahat, no? Kasi yung iba, ayan, naka-loser siya tapos bumagsak pa lalo. Yung iba naman, sakto pag sobrang baba na talaga tapos nabili mo, tapos pag umangat siya, malaki yung pwede mong tubuin. Okay, so sana maliwanag sa inyo guys. Pero ayun nga, ang gagawin natin ay bibili tayo ng Shiba Inu token dito po kay Bityard. Kasi guys, no, ayun nga, kapag Binance, di tayo makabili kasi ayun iba hindi makapag-register kasi wala pong valid ID. Dito guys, kahit hindi tayo verified, pwede nga tayo makabili. Tingnan mo naman dyan. Hindi pa po ako verified. Nakalagay nga dyan, rejected. Kasi may parang mali sa pangalan na binigay ko. So mamaya mag-verified po ako. Pero ayun nga, pwede na tayo makabili guys. So ang gagawin natin, punta tayo sa spot uli guys. And then, search natin si Shiba Inu. Click natin Shiba Inu. Ay, mali. Shiba. Yan, SHIB. Nakalagay dyan. So medyo mababa ang presyo ni Shiba Inu ngayon. So I think good to buy talaga ngayon at good to hold. So ang gawin natin guys, ulit, palitan natin ang limit ng market. And then click lang natin 100%, ibili natin yung $25 natin. Then click natin buy Shiba. Then wait lang natin, loading pa siya. Ay, nawala na siya. So wait natin ulit. Seconds lang yan guys. Ayan, so nawala na siya agad. Seconds lang, no? Almost 30 seconds yung paghihintay. Now para i-check guys, punta tayo sa ating assets. And then punta tayo kay spot, uli sa taas to check. And then ayan, meron na tayong Shiba Inu worth $24.86. Nasa 897,000 na Shiba Inu po yung nabili natin. So worth $24 or almost 1,200 pesos. Alright, so ito lang guys. Ganun lang siya kasimple. And pwede nyo na siyang i-hold po dito kay Bityard account nyo. And sa mga nagtatanong guys, no, kung good ba mag-hold, I think guys, no, good naman pong i-hold yung ating mga pera dito po kay Bityard. Okay, pero kung maglalagay kayo ng malaking pera, syempre dapat verified po kayo dito. Nang lang sa ganun, di po tayo magka-problema. Alright, so ito lang ang gusto kong i-share. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.